Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Magkakaroon naman daw o mabibigyan naman daw ng budget ang OBP. Especially kay Andyong na nag-sponsor ng OBP sa kanilang press conference kahapon. Napanood nyo ba? Napanood ko po ito kahapon. Kaya lang hindi ako nakapag-vlog dahil ang sama-sama po ng pakiramdam po kahapon. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-like po muna ang video ito. At syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe. Importante po sa amin yung like. So, pakipindot na po yung like. Okay? Pakinggan po muna natin yung mga neophyte. Natawag nila sarili nila na neophyte. Mga honorable. Para bang ang sinasabi nila eh, mauna muna silang galangin ng Vice President bago sila gumalang sa Vice President. Parang mali, ano? Parang ang tataas nila, no? Ang tataas ng ihi ng mga ito. Yun ang mga naririnig natin sa boses nila, sa bibig nila. Kasi ang alam natin, yung presidente, pag nakaharap nila yung pulis unang sasaludo, tapos saka sasaludo presidente. Ganon din sa sundalo. Pag nakaharap ng presidente yung sundalo, unang sasaludo yung sundalo, nagbibigay pugay bago sasaludo ang presidente. Ang alam ko, parang ganun din sa ano eh, sa vice presidente. Una din silang nagbibigay galang, hindi man saludo, kumakamay or bumabate. Sila ang unang dapat bumate, magbigay galang bago ang vice president. Hindi ba't ganoon? Parang lumalabas sa mga bibig nitong mga to. Eh dapat ginalang daw ng Vice President yung committee, yung mga congressman, mga honorable ko, no? Yung ginawa nyong hindi pagsunod sa tradisyon, doon hindi nyo ginalang si Vice President. At gusto nyong dikdikin, gisahin, yung ba'y paggalang? May tradisyon na sinusunod sa mahabang panahon. Eh bakit ngayon hindi nyo na sinunod yung tradisyon? Pero nung budget ng 2023, budget ng 2024, eh sinunod nyo pa. Nabigyan nyo pa ng parliamentary courtesy. Pero ngayong 2025 budget, wala na. So ano nangyari? Ano nangyari? Disallowance, dahil ayaw mapaliwanag yung disallowance. Sinabi na nga ni Ted Pailon, DPWH, DOTR, billion-billion ang disallowance. Pero binusisi nyo ba? Ay hindi, sabi ni Ted Pailon. According sa mga researchers niya, hindi. At panoorin nyo yung budget hearing ng DPWH, 2 oras lang. Yung part 1 ng OBP budget hearing. Yung part 1, August 27 yan. Ilang oras ang inabot? Ilang congressman ang nagpalista para magtanong? 47. Halos isang buong araw yata yung budget hearing na yun eh. So anong tawag mo ron? Hindi ba't panggigipit? Wala raw silang nakuhang sagot. Maliwanag naman yung sinabi. No? At maliwanag din yung bibig na lumabas. Yung bibig na yung narinig natin sa bibig ni Kimbo. Maliwanag na maliwanag eh. Ano sabi? Let's stick to the plan. May plano talaga kayo eh. 'Di ba? May plano kayo. Ito yung sagot ni BP oh. Mamaya na yung video ng ano, press conference. Papakita ko sa inyo kung bakit willing naman silang magbigay ng budget sa OBP. Okay. Ito yung sabi, no? I will forgo the opportunity to defend the budget of the OBP in a question and answer format. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. Paulit-ulit yan sinabi. Hindi niya yata naintindihan. I will forgo the opportunity to defend. Yung kanyang opportunity na depensahan ang budget. Pinupurgo na nga.
Hinahayaan na yun, hindi na. Hindi niya na ipagtatanggol. Ang sagot ni BP Sara, 90% of the question is confidential fund na nangyari noong 2022. Ito yung nagtataka kami, kaming mga Duterte followers, Duterte supporters. Yung part 1 ng OBP hearing, budget hearing, August 27. Alam nyo ba kung kailan lumabas yung notice of disallowance? Ha? Noong 2022 budget? August 24, 2024. Kailan yung part 1 ng OBP budget hearing? August 27. Lumabas yung disallowance August 24. Tatlong araw bago mag-hearing ang OBP budget. So parang hinabol, no? Yung paglabas ng notice of disallowance. Parang may pressure na nangyari sa COA, no? COA, maglabas ka dito ng notice of disallowance para naman may bago tayong maibato. At yun agad ang in-erase ni Franz Castro na siyang unang-unang nagtanong nung part 1 OBP budget hearing. Diba? Yun agad, yung 73 million pesos. Nung dinikdik naman ni Marcoleta nung part 2 naman, yung COA, doon natin nalaman August 24 lang pala yung nilabas yun. Anong petsa pa lang? Kapag pala na-issuehan ka ng notice of disallowance, bibigyan ka ng 6 months para magpaliwanag. No? Para lang i-clear. Para lang, kumbaga, mas malinaw na pagpapaliwanag. Para mas maintindihan ng mga auditors yung paggastos. Ano? Ganun lang naman ang laging hinihiling ng COA, ng mga auditors. Ipaliwanag mo ng mas mabuti. Yun. Kumbaga, i-detalye mo ng mas mabuti yung paggastos. 6 months pala ang binibigay nun. Hindi pa nakakasagot yung OBP. Siyempre, paghahandaan nila yan. Ang tagal naman ng 6 months . Ang malayo pa . Di ba? Yun ang ibinibigay na oras sa mga nai-issuehan ng notice of disallowance. So, nakasagot na ba? Tinanong ni Marcoleta. Hindi pa. Kasi nga, 6 months pa . So, bago ka sumagot, kailangan puliduhin mo na yung pagpapaliwanag mo. Di ba? So, hindi pa sumasagot. So, ano i-discuss natin dito? Hindi pa pala nakapagpaliwanag yung OBP. Yan, hindi na lumabas sa media yan. Sa mainstream media. Kaya ang lalakas ng loob ng mga kampo ni Romualdez . Ng mga mayayabang na congressman . O, ito po yung press conference nila. Pakinggan po natin. O, lahat naman posible, no? Lahat naman po posible sa mga panahon na ngayon. Ang pinaka-importante, the basic po na kailangan intindihin ay paano yung office of the Vice President, kung ano yung nararapat na ibigay sa kanya para mag-according sa kanyang mandato. Basic yon, ibibigay po talaga yan. Halimbawa, yung salaries ng kanyang mga empleyado, kailangan talagang bigyan mo yan, di ba? Mm-hmm. Kung ano po yung kailangan ng kanyang opisina para tumakbo. Of course, kailangan mo yung sinasabi po nating MOOs. Kung ano man yung asset, halimbawa, pag-aari ng opisina na kailangan imitin, talagang ibibigay mo yun. As to the other programs na pinapropose po, kaya nga po importante talaga na dumalo ang isang head ng agency para siya po yung mag-explain sa Kongreso. Dahil unang-una, hindi po na-involve ang membro ng House of Representatives sa pagdidetermina nitong mga priorities na to. Sila po yung nag-determine ng priorities na to. And definitely, since hindi po alam at hindi po involved ang House of Representatives sa pag-prepare itong budget na to, naturally kayo pong tatanong at sila po ang mag-explain sa atin. Ang problema nga ganito,
90% ng inyong katanungan noong part 1 na 90% confidential fund. So ano i-explain niya sa mga ibang proposed budget niya, sa mga proposal niya, sa mga program niya? Ano i-explain niya? Eh ang lahat ng tanong, halos lahat, 90% nga eh, confidential fund, yung disallowance. Napanood nyo yung part 1, kahit nung budget niya sa confidential fund, noong siya'y mayor pa, tinanong pa rin. Tinanong pa, dekada-dekada nang nakalipas. May nagtanong pa rin, ano ibig mo sabihin doon? Ang layo-layo sa budget ng 2025, di ba? So, malinaw, naaatakehin lang siya. Malinaw yan, kahit anong deny ng lahat ng mga senador na to na kumakampi kay Romualdez. Bakit kaya ang lalakas ng loob nila, no? Bumoto kay BP Sara, 32 million. Maaring nandoon sa mga constituents niya, yung mga bumoto kay BP Sara. At sa susunod na eleksyon, maaring hindi sila iboto. Pero ang lalakas ng loob nila, bakit? May assurance ba? May ipinangako ba si Tambak sa inyo? Ang kinatatakot natin dito, sa 2025 election, baka ang daming magic na mangyari. Mag-abang tayo sa social media. Kasi sa mainstream media, wala na tayong kapag-apag-asa. Ang lakas nga ng loob magsinungaling ng ano eh, ng presidente ngayon eh. Wala daw baril na dala, hindi raw gumamit ng tear gas. Kasi ang nasa isip niya, akin ang mainstream media. Mas maraming nanonood sa mainstream media, mas maraming maniniwala sa akin. Nakuha niyo? Kaya ang lalakas din ang loob ng mga kampon ni Tamba. Alam nila, kanila yung mainstream media, no? Mas maraming maniniwala sa kanila. Ganun ang thinking nila. So, minamaliit nila yung social media. So, kung pag-aaralan nyo, ganyan yung thinking nila. At may assurance pa. Pangako. Yan ay opinion ko lang. Yan ay, kumbaga, sa akin lang. Kasi bakit sila lalakas ang loob? Atakihin si BP Sara. Ituloy lang natin, baka meron pa. Now, again, I'd like to borrow the words of our good friend here, a former seminarian, my good friend, Congressman Jude Asidre. Ang maganda po sa House of Representatives is a deliberative body. Hindi po yan dinidesisyon na ng isang tao. So kung ano po yung wisdom na nakakarami, ay yun po yung makikita nating resulta kung ano man yung magiging... Ay hindi po tayo naniniwala dyan. Sabi ni BP Sara, ang may hawak lang ng budget ng Pilipinas, dalawang tao lang. Saldico at Tambaloslos. Ibig sabihin ni BP Sara, oo, nandiyan kayo, nagdidebate kayo, etc., etc., may bicam pa, senador saka sa kongreso. Pero sa bandang huli, sila pa rin ang nagdidesisyon. Kayo, susunod lang kayo. Hindi kayo makakapalag. Wala kayong palag. Susunod lang. Ganun yon ang ibig sabihin ni BP. Resulta pagdating po sa budget, hindi lang po sa opisina ng Vice President, opisina po ng ibang ahensya. Pangalawa, kung ano po yung ma-approve dito sa House of Representatives, aakyat naman po yan talaga sa bicameral conference. So anything can happen. Anything is possible. Kung siya, follow-up lang po, kasi mismo nang galing sa bibig ni Vice President na ipinakutubayan na sa desisyon ng Kongreso yung budget ng Vice President, kayo po ang magdidepensa sa plenary. Kung hindi siya tatanong, kasi sabi niyo, kailangan sila magpaliwanag dahil sila nakakalam. Yun po yung sa pre-budget. So, paano niyo ididepensa sa plenary yung budget ng Vice President? Kung darating yung gano'n yun po. Na alin, na hindi siya pupunta. Well, tayo naman is kung ano man, kung ano, whatever documents
resources that we have in our possession, we will use that. I mean, I cannot extend beyond what is my duty kasi hindi naman ho ako ang spokesperson ng opisina ng Vice President. So I cannot infuse my own opinion and my personal stand on matters relating to her budget. What I can give as a way of response to those members who may have some questions about the budget is I will base my answers on the documents that I have in my possession. If I may add now, saglit lang. Ayan, ito isang mayabang pa to. Just to clarify, for the people to understand what the Vice President is asking for, she is asking for stand-alone social services funds. Hindi. Basically, hindi ko katulad siguro sa amin, sa Kongreso, no? At sa iba pang mga kahit local government, we all defer to the funds that are already in the frontline departments. Hindi po kami gumagawa ng sarili naming mga programa at hindi po yung standalone funds. What the Vice President is asking are standalone programs which she will have exclusive control. Hindi po katulad sa congressman, kami po, wala po kaming pondo, meron lang po kaming dun sa test. Okay. O, ito sagot dyan. Ang gusto raw ng BP, Sarah, o BP, ay yung sarili nilang budget. No. Bakit? In-explain na yan sa Senado eh. Ito, isang ano ito eh, panlilin lang ang ginagawa nito eh. In-explain na yan sa Senado. Noong nag-repair ang OBP sa DSWD, may mga humihingi sa kanila ng tulong. Ni-repair nila sa DSWD. Dito kayo lumapit pagdating sa ganito, ganyan. Doon kayo sa DSWD. So, binigyan sila ng referral. Takbo yung mga nangangailangan doon ng tulong. Anong sagot? Sinabi ni BP Sara, sabi daw sa kanila, yung mga humihingi ng tulong, ay hindi pwede. Kay Vice President yan, kalaban yan, hindi pwede. Napakasimple ng sagot ni BP Sara. Pagdating kay BP, kalaban yan, ay hindi pwede. Wala na hingi yung mga humihingi ng tulong sa OBP. Kaya gusto nila ng sarili nilang budget. Diba? Yun ang sagot doon. Hindi yata nanood din ng budget hearing ng Senado eh. Tapos yung budget hearing ng Congress nung part 1, ilang oras ba yung inabot? Buong araw yata yun. Parang isang araw, 24 hours yata yun. Yung sa DPWH na panood ko eh, mahigit 2 oras lang eh. Ang billion-billion yung disallowance, hindi binusisi. So, yan yung mga pagkakaiba, no? Kung kaya't masasabi natin, talagang inaatake lang si BP Sara. Humarap siya eh, part 1 eh. Humarap siya part 1. Pero 90% ang tinanong, confidential fund, na wala naman sa proposed budget ng 2025. Ano? Tapos yung kanyang akusasyon, kay Saldico, at kay Tamba, na kung saan sila lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas o ng budget ng Pilipinas. Ang sagot ni Saldico, nambubudol lang daw si BP Sara. Pambobo yan, Saldico. Pambobong sagot yan. Wala kang argumentong masasabing maganda-ganda yung mapag-uusapan naman ng taong bayan. Pambubudol daw ang ginagawa ni BP Sara. Yan lang sagot. Tapos, diversionary tactic lang daw. Nasaan ba yun? Hindi ko to. Ito yata yun. Babasahin natin. Talaga pong Tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tatak Duterte? Pambubudol? Alam natin, Tatak Marcos eh. Di ba? Nililin lang nila yung taong bayan, ano? Alam natin ang nambudol eh, ano eh. Si Marcos eh. Tuloy natin ah.
Malinaw na diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Diversionary tactic? Ako matagal nang nagsusubaybay sa politika. Ang gumagawa ng diversionary tactic para pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan ay administrasyon. Karaniwan na yan. Karaniwan na yan. Ano bang dapat pagtakpan ni BP Sara, yung mga kapalpakan niya? Marami ba siyang kapalpakan? Mayroon ba? Wala eh. Anong sinasabi niyang dapat pagtakpan? Kung kaya't gumagawa ng diversionary tactic, yung hindi niya pagdalo nung part 2 o yung hindi niya pagsagot sa mga katanungan niyong 90% confidential pan, yung ba yung gusto niyang pagtakpan? Hindi po. Hindi po kailangan gumawa ng diversionary. Ang gumagawa ng diversionary tactic ay yung gobyerno, administrasyon. Dahil marami silang kapalpakan. Sa dami ng kanilang trabaho, pumapalpak sila. Mas maraming palpak, dapat kang gumawa ng diversionary tactic. Administrasyon ang gumagawa niyan. Again, pangbobo itong sagot mo. Ha? Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapan sa mga tunay na isyung kinahaharap niya. Ano? Ano kinahaharap niya? Ayaw niya kasing magpapaliwanag. O yun. Yun. 125 na naman. Wala na. Sagad na yan. Ay, hanggang dyan na lang kayo. Dinagdagan nyo pa ng disallowance para meron kayong bago. Pero luma pa rin. 125 pa rin. Confidential fund is spent in 11 days. Si Tamba nga, 1 billion eh. Pinamudmud sa Dabaw. Isang araw lang. Ayun ang nakakapagtaka doon. Ginastos ng 11 days. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang mga panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok sa opisina. Hindi raw. Walang argumento sa sagot mo. Malinaw, tinukoy ka. Saldi ko. Ha? Ikaw ang may hawak ng budget sa Appropriation Committee. O sa kung ano man yun. Kung mali ba'y sinabi ko, tama. Basta, ganun. Siya yung chairman doon. Ang sabi ni BP Sara, mayroong budget sa classroom. Dahil nga marami tayong backlog sa classroom na 5 billion. Approved na sa lower at upper house. Approved na. Tapos may pumunta raw sa kanyang kongresista, kinukuha yung parte niya, part ng 5 billion. Yung pala naman, inutusan pala yun itamba. Kukunin daw. Asan daw yung sa amin? Sabi mo kaya Martin, hindi pwede, sabi ni BP Sara. Ano ginawa nila? Ang dalawa, Saldico at si Martin, dinagdagan ng 10 billion noong Bicam na. After Bicam kasi, pupunta na yan sa presidente para pirmahan. In short, nadagdagan ng 10 billion pagdating kay presidente, pinirmahan. Siyempre, pipirmahan yan. Ha? Eh si Tamba ang ano eh. So, doon sa 10 billion, wala ng power doon ang DepEd. Ang BP Sara, wala ng power. Sa kanila na yon. Doon na yun sa mga congressman. Basta sila-sila na yun. Eh, si presidente pumirma eh. Oh, pumirma, lagay. Pipirmahan ko ba ito? Oo, sige. Pirmahan mo yan. Alam na. Ganun lang yun. Pinirmahan eh. Ayan, lagay. Kayo lang. Diba? Kapaka billion siguro isang pirma. Tindi, ano? Alam na natin yung mga ganun. O, eto, saldi ko. Ikaw pala'y tagtag ng issue.
mga illegal na bagay. Ito oh, sabi ni Crisette Loretta Chu. According ko ano, Crisette. Who is Rep. Saldico? In a world of politicians natadtad sa issues, Saldico, party list representative, Bicol ako, o ako Bicol, is head, shoulder, above. Okay. Saldico owned the failure of a luxury resort called Misibis Bay in Bicol. Luxury resort ha, hindi ito pipitsuging resort. Luxury nga oh, luxury resort. He was also once called a drug lord in a narco list exposed by Bicoy. Narinig din kanyang pangalan bilang narco list, bilang drug lord. Itong si Saldico. According to kay Crisette Loretta Chu. Ito naman ay sa ano eh, sa hearing din eh, nabanggit ka ni Bicoy. Tuloy natin ha. Ayaw din niya sa Pogo, but Saldico has had shares in Midas Casino. May share siya sa casino o Midas Casino. Ha? Ironically as well, according to Villanueva, Saldico is facing 50 billion complaint. Na? Gusto nyo yon? Budget ng buong Pilipinas is handled by a mere party list representative who won 816,000 votes and one speaker who only got 181 votes. For perspective combined, these two clowns didn't get 1 million votes and sila naghahari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nga sila nakakuha ng 1 milyong boto. Pinag-combine na yung boto nila. Tapos eh alam ko na, nakikita ko na si Martin. Busit na siguro yun. Hanggang ngayon, hindi siya umangat-angat eh. Ilang billionis na napamigay niya, napamudmut eh. Si Vice President Sara, andun pa rin sa taas, sa survey. Pinakamataas pagdating sa survey. So, paano na kaya ang gagawin ni Martin dito? Ha? Lahat na, ang dami ng pinamudmud, mudmud dito, mudmud. Hindi pa rin tumataas sa survey. Ano ba yung binulgar ni Senator Joel Villanueva? Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation, true or false? Ito po bang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Meron siyang Sunwest Corporation, si Saldico. Isa sa pinakamalaking government contractor. Kaya ano nyo yung nakaraang kong sinabi. Kung napanood nyo yung nakaraang kong vlog. Sinabi ko dati, kung ang nasa taas, pinakamataas, corrupt, ang i-appoint niya, ang ilalagay niya sa pwesto, hanggang sa baba, corrupt din. Corrupt din lahat yan. Hindi ka maglalagay ng matino dyan. Magiging sagabal yan eh. So lumalabas itong si VP Sara, sagabal to sa DepEd ah. Wala tayong pakinabang dito ah. Gawin mo ng paraan para mag-resign niya. Gawin mo ng paraan para mapilitang mag-resign niya. Hanggang sa nag-resign niya. No. Pwede wala nang ano. Sino na sumunod? Ah, kumalit. Si Angara. Ewan natin kay Angara. dilawan din niya si Angara. So, mga inuupo eh, no? Dilawan. Dalawa inupo, nako po, mga sangkot sa droga. O, ito si Saldico. True or false? Ang korupsyon niya ba? Korporasyon pala, hindi pala korupsyon. Ang korporasyon niya po bang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Parmali case? Dito na imbestigahan sa Senado, na pinakakasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya na dito na
controversial na DepEd laptop. O yan mga, diyan ka nasasangkot, saldi ko. Ito'y sinagot niya ba? Yung akusasyon ni BP Sara, yun dapat ang sinagot mo. Pero ang sinagot mo, pambubudol, may diversionary tactic ka pa na 125 million. Pambobo yung sagot mo eh. Argumento mo, pambobo. Yung sinasabi ni BP Sara, yun ang sagutin mo. May lumapit sa kanyang kongresista. Approve na yung ano, approve na yung budget, 5 million para sa classroom. May humihingi. Ha? Yung sa amin, kukunin namin sa amin. Ha? Sabi ni BP Sara, hindi pwede. Magbuko lang yung classroom. Hindi magagawa lahat. Sabi mo kay Martin, hindi pwede. Ano ginawa ni Martin? Ano ginawa nyo? Kayo dalawa may hawak eh. Ng budget eh. Nagdagdag ng 10 billion. So, ano na mangyayari sa bansa natin niya? Kung ganito yung mga humahawak sa pera ng bayan? Ano mangyayari? Well, sabi ni Anjong o Adyong, mabibigyan naman daw ng budget ang OBP kasi may opisina. May mga empleyado ang opisina ng Vice President at mayroong mga, kumbaga, yung dapat i-maintain. Mga buildings, mga sasakyan, dapat i-maintain ng BP, ng OBP. So, ibibigay naman daw yon. Ibibigay, magbibigay ng budget. Pero sigurado, tapyas yan. May tapyas yan. Pero sabi ni Adyong, mabibigyan po ng budget. Okay, ganito na lang. Maraming salamat po sa panonood. See you next time.